Ah, good morning po sa atin lahat mga kapatid, no. May gagawin na naman tayo isang amplifier. Ang brand nito ay Juson. Basahin ko lang, Juson Digital Karaoke Stereo Amplifier EB-9U2. Ang problema daw nito mga bro ay walang sound. Eh lang, mas dahil galing to sa ibang paggawaan mga bro. Bali, pagkasabi pa nga nila, pinastrik sa atin, tinasa sa atin. Medyo ano itong mga Juson ngayon, medyo mga bagong modelo. Ang problema nito mga bro ay medyo may mga resistor akong nakita na nawala na. Kung may resistor dito na kalagay, wala na. Maaring sunog, baka tinanggal ng ano, kaya lang hindi lang naibalik. Baka nag-open na yon. Tapos, may mga kapasitor pa tayo nakita lumubo. Tsaka yung ano mga bro, nakita nyo ba? May output dito. Shout out sa tumingin itong amplifier na ito. Maaring baka nag-aaral pa lang, ginabaguhan lang din katulad natin. Hindi niya ginabit sa heatsink. Kasi ang kwento na may-ari nito mga bro ay pinagawa na raw, kaya lang hindi tumagal, bumigay kaagad. Sa ganyan kasi yung power output na ano, kapatay muna natin, may ngayon yung tricycle, ay motor. So tuloy natin yung ating ano mga bro. Yung ano kasi rito, yung output na kinabit, sa nakikita natin mga bro, dapat talaga ang power output nakakabit sa heatsink kasi mag-iinit yan habang gumagana, no? Kaya share ko lang to sa mga baguhan natin na mga nag-aaral pag-electronic technician. So importante yan, yung power output transistor natin na kaya naka-screw katulad nito. Kung anong forma ng original, dapat gayahin mo kasi mahalaga yon, kasi yung heatsink, yun ang humihigop ng init dito sa ating power output transistor habang gumagana. Eh, itong ginawa niya, nakahang siya. Hindi siya nakadikit doon sa ano, heatsink. Kung gagana naman yan, saglitan lang yan, pag nag-init yan, bibigay ka agad. Kaya ganun siguro ang nangyari. Kasi ganun din yung sa kabila. May isa ding output na nakahang din, ano. Hindi kinapit sa heatsink niya. Kaya uminit yun, kaya umusok. Nakita pa tayong isang resistor dyan na parang inihaw na bango. So yun nandito na portion sa gitna ng kapasitor na to, yun, sunog na sunog. Kaya lumubo rin yung kapasitor na to. Kaya yan, isa-isahin muna natin, baklasin natin lahat ng output niyan kung ilan yung nasibak dyan. 8 output nito. Kaya titingnan natin kung kakayanin natin to maghapon. Medyo mahirap kasi pag may gumalaw na tapos tayong susunod na gagawa, medyo kailan suyuri natin yan, isa-isahin natin yung mga posibleng sira. Bali, isa-isahin natin lahat ng drive. Maganda to mga bro, Juson yan yung mga bagong model ngayon, ano, magandang forma. Kaya makikita natin yung mga parts nya, wala pang kalakalawang dahil bago pa. So tingin ko baka wala pang 1 year itong ganitong model. Maganda to sa Juson. So update na lang mamaya mga bro, babaklasin natin yung pinaka-board niyan. Tapos isa-isahin natin kung ano makikita nating piyesa dyan na sira, no? So update na lang ulit mamaya mga bro para hindi na ganong hahaba yung video natin. Medyo mahaba-haba ang laban nito. Titingnan natin kung maghapon ito mapatunog natin. So ito, nabaklas na natin mga bro, no? Yan yung kalagayan niya. Yan yung kaha niya mga bro. Pakita lang natin, medyo may kakaiba rin kasi mga ginawa niya ito. Kitang-kita ko. Sige. Medyo malamalupit yung gumawa nito, ha? Shout out na lang sa ating mga kaibigan na gumawa. Pero sa tingin ko, hindi naman pag technician na matagal na, hindi naman gagawin to. Medyo pag mga ganito lang kasi, medyo parang nagpa-practice pa lang. Sa tingin ko lang, ha? Nakita nyo mga bro, jumper solid wire sa fuse. Huwag tayo mag-jumper, huwag na huwag tayong mag-jumper ng ganitong fuse kalaki. Kasi pag once na may trouble, hindi kaya paputukin ito. Dapat kung halimbawa 10 amperes lang na ano, na fuse, kung wala naman tayong available na fuse, kantsahin lang natin ng ilang hibla lang na ano, maliit lang na magnetic wire.
ito solid wire to, hindi pwede itong ikabit ng ganito. Kahit ano, hindi kaya paputukin ito kaya maraming madadamay na pisang. Ano. Kumbaga, foul to, illegal to ganyan. Masyadong malaki. Hindi baling maliit ang ikabit dyan, wag lang malaki. Kasi pag mayon, once na may trouble yan, hindi yan bibigay, maraming sisirain na parts. Yan lang ang payo ko sa mga baguhan natin, mga nag-aaral pagka electronic technician, mga bro, no? Kasi importante ang fuse, protection yan. Kailangan maglagay tayo. Kung wala tayong available, mapwede naman lagyan natin yung jumper yan. Yung tama lang na laki na magnetic wire. Anong wire man, basta wag yung mga solid na ganito. Hindi kayang paputukin talaga ito dahil sobrang laki ng wire na nilagay. Kung ano lang, magnetic wire man, ilang hibla, mga tatlong hibla, katsahin mo lang yung laki ng kung ilang ampirahing fuse na nakalagay dyan. So baklasin muna natin ito, no? Tingnan natin yung palas kabila, dito pala nilagay niya yung resistor, no? Sige. So ituloy natin itong ating na-odlot na, ano, may sumingit kasi na debunt na 43 inches, no? So yung nakita kong sira dito, mga bro, yung pinalit nyo na resistor dito, yung nilagay nyo sa likod ay 1.5K yung resistor na to. Ito, pinalitan ko na, mga bro. Ang original pala na value niyan ay 100 ohms lang. Hindi niya tinignan na maigi kasi medyo sunog din yung ilalim. Pero tinignan ko sa magnifying glass, 100 ohms. Pati rin yung isang natusta dito, 100 ohms din. Tignan natin, mga bro, inisa natin yung mga drive niyan, buhay naman. Tapos ito binaklas ko na itong mga output kanina lahat. Buhay lahat ng output. Kaya inayos na lang natin. Nilagay na natin sa heatsink niya. In-screw na natin. Kung ano yung original na forma, dapat ibalik sa dating. Hindi katulad kanina na nakahang yung output. Hindi pwede yung ganun. Lahat ng power output na transistors amplifier, hindi pwede natin ihang. Kailangan ikabit natin sa heatsink at naka-screw. At huwag natin kalimutan yung mica insulator natin. Importante ito, mga bro. Pag wala yan, usok yan. Ganun din yung kabila. So dinugtungan na rin natin ng paa. Buhay naman lahat ng output, wala tayong nakitang sira. So binalik natin sa dating forma yan. Tapos yung fuse na kinabit niyang napakalaki, pinalitan lang natin ng ano, kasi wala din akong available na 10 amperes ngayon na ano. Kinantya lang natin yung laki ng jumper na yan. Yung kanina solid wire kasi yung kinabit niya. Yung kinabit natin yan, stranded na tatlong hibla lang. So inisa-isa ko lahat ng drive niyan, wala naman ako nakitang sira na, mga bro. Ikagabit na natin sa ano. Binayasan ko na nga ito kanina, mga bro. At normal na yung bias bago ko inakinabit yung output. Kaya safety na ito, mga bro. Kagabit na lang natin uli. Titingnan natin, patunugin natin kung maganda na yung tunog niya. Ano lang ito, medyo parang napag-practicean ito. Kaya nagkaganon. Maaaring hindi pa talaga technician yung tumira nito. Kasi kung technician na talaga, lahat yan, ibabalik niya dapat yan bago siya magkabit ng output. Ibalik niya siya kung anong forma. So ikabit na lang natin, mga bro, alamin natin. Para magkaalaman na. At magkaalas 4 na, mga bro. Natigil kasi na may sumingit kanina, di ba? Nasira lang yung backlight. Hindi ko na binidyohan kasi marami na tayo na-upload na puro backlight. Kabit na lang natin, mga bro. Yan, tutok natin camera. Medyo mahaba-haba rin ang laban nito, mga bro. Nakailang oras din tayo. Patigil-tigil nga lang dahil sumingit na TV. Siyempre unahin natin yung mas madaling gawin para medyo makarami, no? Medyo mahirap-hirap, pasingit-singit lang, pasundot-sundot lang. Medyo bakante na naman, di salang ulit. Hindi natin pwedeng tutukan yung medyo mahirap ang trouble kasi matagalan tayo. Yeah, inangat lang natin ng konti. Nakapli ba? Ayun, kala ko hindi nakapli. Screw lang natin, kahit dalawa lang muna. Maganda to, kaya lang na maaaring hindi lang naingatan sa paggamit. Kasi mga bagong modelo to ng Joso na to. Ayan. Sa kapital lang muna natin ang tweeter, no? Tingnan natin kung maganda ng tunaw.
lang muna ginamit natin. Ginamit natin ang input, dibidi tayo. Ayan. Tapos, plug in natin. Kitang kita ba dyan? Ayan. Power on tayo. Double check muna. Okay na. Sumigaw na yan. So, okay, power on tayo. Ayan. Okay na, pumitik yung relay. Volume tayo mga bro. Ayan, tweeter lang muna kinabit natin. So, lipat natin kabilang channel. Kabilang channel naman tayo. So, malinis din, no, mga bro. So, lipat na natin. Lagyan natin ng speaker na malaki. Para marinig natin yung kalabog nitong Joso na ito. Ayan, kinabitan na natin yung speaker, malaki mga bro. Yun, lipat na natin ang tugtog, baka pa CPR tayo. Oh, touch by touch pala yun. Awal ko yung mga animal na aso. Lipat natin. Ay, naku, bakit tumatalo na naman itong aking USB? So, volume ano ito na ulit? Battle mode activated. Tumatalo-talo yung bala ko ah. Gaso, ang iyo be, nari mo, sampungan na ka, boss baki. Lakas na mga bro, nagwawala na. Bumbahan ka maya, hindi na ganap. Bumba! Kantidad niya 2,000 pesos. Bumbahan ang smoke amplifier. Bumbahan kamayad na nagtatakok-yakok. Tudo-tudo, agud mapingas, unko kaupod mo. Bomba! Wala yung bala ko ah. So okay na yun mga bro, sure ball na yan. So maraming salamat palagi sa inyong panunod mga bro, sa ating mga ina-upload na video, no. Babad ko pa ito ng gusto bago natin isarado, kaya hindi na ganong mabay yung ating video.
So maraming salamat sa inyong panonood mga bro. At magandang hapon po sa ating lahat. Mata rin yung USB ko ah. Sakalaw.